Balik lang yan. Ito ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa isyung baka mabangkarote ang land bank sakaling maglagak ito ng pondo sa Maharlika Investment Fund. Pati ang pagdidesisyong mag-invest ang SSS at GSIS sa Maharlika dapat din daw ipaubaya sa mga opisyal. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Dalawang araw na lang bago ang CINE-G o break ng Senado. Pero marami pa rin tanong ang mga mambabatas tungkol sa Maharlika Investment Fund. Kabilang na rito ang tinutukoy ni Senadora Riza Ontiveros na backdoor provision kung saan pinapayagan ang government-owned and controlled corporations o GOCC na mag-invest sa Maharlika. Parehong GOCC ang SSS at GSIS. Kaya tingin ng senadora, isinusugal na naman ang pondo ng SSS at GSIS kahit na tinanggal na ang probisyong ito sa Kongreso. Pero giit ni Finance Secretary Benjamin Diokno, may board ang financial institutions na ito na kayang magdesisyon sa investment nila. Ang tanong, okay lang ba mag-invest ang SSS at GSIS sa Maharlika? It's a decision of the board. Kaya may mga board, di ba? Well, there are presidential appointees. They act for the in the best interest of the company. Kasi katulad ng SSS, ang trabaho niya is to make sure na yung kinocontribute niyo sa pension system ay napapalago niya. Diba? Ang inaalala naman ni Senator Coco Pimentel, baka mag-collapse ang land bank kung pumalpa ang investment sa Maharlika. Sa versyon ng Maharlika bill sa Senado, 50 billion pesos ang planong paunang investment fund mula sa land bank, habang 25 billion pesos naman sa Development Bank of the Philippines. Pero paliwanag ni Diokno, walang basehan ang pagpapanik na ito. 3% of its total investable fund. Okay? Actually, investable fund is more than 1 trillion. Nag-50 billion lang ang contribution. And it will probably get higher returns compared sa current fund. Yan naman yan. So there's no reason for the public to worry? Panic ka na naman. There's no basis for that. Bukod sa Maharlika Investment Fund, pinag-aaralan din ngayon ng Department of Finance ang sistema ng pagbubuwi sa bansa para kumita ng mas malaki ang gobyerno. Sa ngayon kasi, 40% lang ang VAT efficiency ng bansa. Ibig sabihin, 40% lang ang nakukolekta ng gobyerno mula sa kabuuang halaga na dapat makolekta sa VAT na ipinapataw sa mga produkto. Masyado raw kasing marami ang exempted dito. Kaya kinausap na nila ang International Monitoring Fund para pag-aralan ang mga kailangang adjustment para maging epektibo ang pagkolekta ng buwis. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Feral Cosin po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.